i-share ko po sa inyo to mga, ayan, ito po mga Bibles na to. Correction lang po guys, ha? Hindi po yan sa klase ng Bible para tayo ay mainganyo, no? Or kung ano man yan, lumaman yan o bago. May nagre-request lang po kasi guys, kung pwede daw ba nilang makita kung ano daw meron, ang mga Bible sa bahay, no? Meron po kaming luma nandun na sa altar kasi dalawa po yung medyo nalalagas na yung mga pages niya. So, hindi ko na lang binitbit. Tapos, ito po kasi, ito, may explain po ako sa inyo para naman maintindihan natin, no? Kung paano tayo mag-i-start magbasa ng Bible. Share ko lang to guys, noong 15 years ba? Oh, hindi, 2022. Nung nagbabasa po ako ng Bible, nawalan po ako ng gana. Kasi hindi ko siya maintindihan, sobrang lalim, no? So, ngayon guys, isi-share ko sa inyo ano ba yung mga klaseng Bible ito. Ito po may kanya-kanyang silbi naman lahat. At ito'y salita ng Panginoon, no? Regardless kung anong version ka, no? Isi-share ko lang sa inyo, bakit madami, okay? Ito po, ito yung NIV version, no? New International Version. Ngayon guys, ito kasi, English to, madaling intindihin, no? Madali pong intindihin. Compared dito sa King Version. King James Version. Ito po kasi malapit sa, hindi naman sa katotohanan. Malapit po siya doon sa salita ng unang panahon, guys. Malapit ba sa pagkakasali, no? Masyadong malalim to, guys. So, ngayon, ito po yung unang pong version namin noong hindi ko siya masyadong maintindihan. At kaya hindi ako ganun ka-excited. Sabi ko, lalim naman ng ano. Pero guys, ito maganda. Kung kayo ay madali naman makaintindi ng King James Version, pwedeng-pwede po ito. Bakit ako mayroong ganito? Actually, hindi po ako gaano dito nagbabasa kasi medyo malalim. Pero ang kagandahan po nito, yung diglot nga na to, talagang mararamdaman mo parang iba, kakaiba siya. Kasi malapit sa, sa translation ng, nung unang panahon. No? Tapos, kaya ito po ang inilalagay ko sa altar namin. Okay? Nakastand po siya doon. E dito po kung saan po ako nag-o-offer. Kasi nga po medyo malalim or halos parehas nung unang panahon yung mga yung die, yung anto ang ginagamit nila dito na word. Kaya medyo malalim. So, maganda po din na meron kayong ganito kasi ilalagay nyo po sa altar para ramdam nyo talaga yung buka ng bibig ni Lord, paano siya nagsasalita, or kung talagang kinakausap kayo. Ito po yung King James Version. Now, ito, NIV guys, napakadaling intindihin. So, para kayo nagbabasa ng pocketbook, alam nyo, na-excite kayo araw-araw na magbasa kasi naiintindihan. Okay, kasi minsan, kahit anong gustuhin man natin, magbasa ng magbasa. Try nyo guys, magbasa kayo ng pocketbook. Okay? Gustuhin nyo man yung kwento. Excuse me. Gustuhin nyo man yung kwento, hindi nagsisink in kasi hindi naiintindihan. So, gagawa tayo ng parang paano natin maiintindihan. So, ang marerecommend ko po sa inyo, yung NIV version. Okay? Tapos, ito naman, guys, yung New Living Translation, halos parehas din sila, guys, no? Kahit alin man dito, okay lang. Pero mas, ito po, okay po ito, guys. Ang kagandahan, kasi may kanya-kanya silang, anong tawag doon? Qualities. Ayan, may mga, ayan, tulad niya, ayan. Ito naman yung sa NIV, where can I find it? Yung mga ganyan, kung saan yung The Creation, the Tower of Babel, mga ganyan. Job is tested, mga ganyan guys. Pwede NLT or NIV sa pag English po, no? Pang altar naman, ito naman King James Version. Tapos guys, kung gusto niyo naman, syempre Pinoy tayo. Madam, gusto ko Tagalog. Okay? Lahat sila guys may
anong tawag doon? Na-translate naman sila sa Tagalog. Meron minsan tulad nito. Ito, pwede, ayan. Actually, pag English, guys, hindi nyo na kailangan ng Tagalog. Pag NIV or, ano to? NLT or New Living Translation. Ngayon, ito namang, ano, yung, ito, ito, ito. Itong King James, may English Tagalog din to, guys, no? Medyo malalim din lang naman ang ano, ang pagkakatagalog niya, no? Talagang mararamdaman mo nung year tagal-tagal mga year ano ba 2000 BC, mga ganyan, 'di ba? Yung mga ganun, guys. So ito yung pang-altar ko, no? Tapos ito, kung gusto niyo yung Tagalog na mababaw, na madaling maintindihan, ito naman po ang marerecommend ko. Sobra kang mag-e-enjoy kasi ramdam na ramdam mo yung bitaw ng salita, magsisink in sa puso mo. So, parang mangyayari mo, parang gusto mo nang tapusin yung buong Bible sa isang buwan, no? Parang ganun po. So, guys, kaya tayo minsan, parang feeling ko, ano, hindi ko maarok yung, hindi ko maintindihan. So, depende po, guys, sa version na binabasa nyo. Kaya huwag kayong masyadong matakot, guys, kung malalim po ang ibang version. Kasi nga po, depende po yan. Kaya nga po, nagkaroon ng medyo mababaw na translations. Yan tulad nito. Guys, ito maganda. Maganda ito. Ito po lagi. Halimbawa, gusto ko man yung parang Pinoy ako. Kasi syempre Tagalog. Ito po ang marerecommend ko sa inyo. Ang Salita ng Diyos sa Biblia. Grabe, guys, to. Para kang nagbabasa ng pocketbook. Ramdam na ramdam mo, naiintindihan mo. Kasi syempre, guys, meron din tayo. Pag English kasi, meron din syempre, hindi natin naman din kasi kabisado yung ibang English. Titignan mo pa sa Google, di ba? Ito, guys, para ka lang, ano, para ka nasa Pinas. No? Ramdam na ramdam mo yan. Kasi ako, guys, ano, gusto ko yung naiintindihan, no? Hindi naman tayo ganun ka-fluent sa English, kaya eto po. Pero eto, guys, itong, masana ba yun? Itong NIV and, ayan, okay din po ito, kasi ayoko din naman na puro Tagalog. Kasi, kailangan mahasa ang ating language or pagsasalita ng English. So, ito po, natututo po tayong mag-English na nadadagdagan yung vocabulary natin, guys, pag nagbabasa tayo ng English. So, kayo na po ang mag-decide kung ano po, pwede pong lahat yan. Ayan, kasi di po ito, lahat po ay may purpose, guys, no? Pag gusto ko minsan English, English. Pag gusto ko Tagalog, Tagalog. Ayan, ito po, English, yan. At ito naman po, eh, syempre, alagang-alaga ko, nasa altar siya, guys. May pag-gold-gold pa siya. Gold. Gold po yung ano niyan. Ayan. Maganda po ito. Napakaganda nito, guys. Ayan. Kasi syempre, maglalagay din lang tayo sa altar. Yung best na. So, ito po ang marerecommend ko sa inyong Bible. Okay? So, yun lamang po. Ang kung saan ko po ito nabili, nasa comment section po ang link. Okay? Yun lamang po. Maraming maraming pong salamat. God bless you.